Ang tawag po sa ebanghelyong binasa ay parable. Ito ay talinhaga. At mayroong mas malalim na kahulugan na dapat nating unawain. Si Lazaro ay dukha at gutom at may sakit. Si Dives ay isang taong mayaman at nagpasasa sa kanyang buhay. Bago tayo magbigay ng maling interpretasyon, nais kong ituwid agad ang katotohanan ito. Una, hindi po isinusumpa ang mayayaman. Hindi po masamang maging mayaman. Hindi natin ikadadala sa impyerno dahil tayo ay mayaman. Hindi yun ang kasalanan ng mayamang tao. Sa kabilang dako, hindi naman tiyak dahil ikay mahirap, pupunta ka na agad sa langit. Hindi naman tiyak na dahil ikay mahirap, hindi ka napupunta sa impyerno. Ang totoo, hindi po ito usapan ng mahirap at mayaman. Ang gospel po ay tungkol sa ugali ng mayaman na dapat nating unawain at dapat nating pag-ingatan. Ano yung ugali ng mayaman na nagdala sa kanya sa apoy ng impyerno? Ano po yon? Bulag. Bulag. Hindi siya nagbulag-bulagan. Hindi siya yung nakikita pero walang nakikita. Hindi. Kundi talagang bulag. Bulag na naging invisible si Lazaro. Bulag na naging transparent yung dukha. Bulag na ang ibig sabihin, hindi niya nakikita sapagkat naging invisible yung dukha na nasa kanyang pintuan. Sa makatuwid po, ang isang mayaman na nakakakita sa pangangailangan at tumutulong ay maaaring pumunta sa langit. Sa makatuwid po, ang isang dukha na nakakakita ng kapwa dukha ay maaaring pumunta sa langit. Pero ang isang dukha na napopoot, ang isang dukha na nagseselos at naiinggit, ang isang dukha na ipinagwawalang bahala yung biyayang maliliit ng Diyos, kahit siya dukha ay hindi rin pupunta sa langit. Bakit? Sapagkat kapareho siya ng kasalanan nung taong mayaman. Ano yon? Blindness. Bulag. Hindi niya nakita ang pangailangan ng kapwa. Hindi niya nakita ang kanyang kapwa bilang larawan ng Diyos. At yon ang kanyang ikinasawi. Yon ang dahilan kung bakit siya isinumpa. Nakakakita tayo. Yung iba mas malabo ang mata, kaya nagsasalamin. Yung iba, kailangan mas makapal na salamin kasi mas malabo ang mata. Pero mayroon pang kabulagan na hindi magagamot ng salamin sa mata. Mayroon pang mga kabulagan na kailangan nating tanggapin sapagkat kapag hindi natin tinanggap ay magiging dahilan ng impyerno natin. Ano yon? Una, selos. Inggit. Yang inggit, nakakabulag. Yang pagseselos, nakakabulag. Bakit sila? Bakit siya? Bakit mo pinansin? Ako hindi. Bakit mo binigyan? Ako hindi. Selos at inggit ay nakakabulag. Ano ang antidote nito na dapat nating ipatak sa mata? Pagpapasalamat. The antidote to jealousy is gratitude. Because if you see everything as a gift, then there is no need to be jealous, there is no need to be envious. Sigurado ka bang
wala kang inggit at wala kang selos na bumubulag sa iyo. Ano pa ang nakakabulag sa atin? Paranoia. Ibig sabihin, parang palagi nalang pagsasamantalahan. Parang palagi nalang akong lolokohin. Parang palagi nalang akong makakatanggap ng kasinungalingan. Paranoia. Ibig sabihin, sarili ko ang aking iniisip at sarili ko ang aking ipinagtatanggol. Ano ang dapat nating ipatak sa mata para mawala yung ating paranoia? Ang patak sa mata ay metanoia. Ibig sabihin, pagbabago ng pananaw, pagbabago ng tingin, upang makita ang tao hindi bilang banta, upang makita ang tao hindi basta pagbibintangan, upang makita ang tao bilang isang kaibigan na mapagkakatiwalaan. Ano pa? Yung pagwawalang bahala. Yung pagwawalang bahala na, ah, sanay na ako dyan. Ah, alam ko na yan. Ah, araw-araw ako nagsisimba. Ah, araw-araw ako nagrosaryo. Alam ko na yan. Familiarity. Diba sinasabi natin sa English? Familiarity breeds contempt. Because contempt will make you blind. Sa pagwawalang bahala, sa pag hindi na lang pagpansin sa mga maliliit na bagay, nabubulag tayo. Ano ang dapat nating ipatak sa mata kapag tayo ay nabubulagan na sapagkat pangkaraniwan na lang ang lahat? Yung kabanalan, yung sense of wonder, yung sense of awe, yung sense of mystery na mayroong kamay ang Diyos na kumikilos para sa atin. Mga minamahal kong kapatid, ano pa? Kabastusan. Ang kabastusan ay hindi lamang kasalanan ng dila. Ang kabastusan ay nakakabulag din. Kapag natuto na tayo at nasanay sa pagmumura, kapag natuto na tayo at nasanay sa pag-alipusta sa kapwa-tao, bulag din yon. Ano ang dapat nating ipatak sa ating mata? Yung katotohanan ng aking kapwa-tao ay nilikha kawangis ng Diyos. Yung katotohanan ng aking kapwa-tao ay hindi ko maaaring bastusin sapagkat ang aking kapwa-taong binabastos ay Diyos na binabastos ko. Diyos na minumura ko. Diyos na nilalapastangan ko. Ang kabastusan ay nakakabulag. Ang inggit at selos ay nakakabulag. Ang pagwawalang bahala ay nakakabulag. At marami pa, kaya hindi na natin napapansin. Mga minamahal kong kapatid, ulitin ko, kung mayaman, salamat sa Diyos. Kung mahirap, awa ng Diyos. Subalit, huwag sanang mangyari na sa ating kahirapan o sa ating pagiging mayaman ay nabulag tayo sa inggit at selos. Nabulag tayo sa pagwawalang bahala. Nabulag tayo sa kabastusan. Nabulag tayo sa mga mararaming bagay. Sapagkat kapag nangyari yon, kahit nagsisimba tayo tuwing Linggo, kahit nagdadasal tayo araw-araw, kung bulag na tayo sa pangailangan ng kapwa-tao, sasabihin sa atin ng Diyos, nung nakakakita ka pa, bulag ka. Mananatili kang bulag. Hindi mo na ako makikita magpakailanman. Gusto ba natin yun? Magpatak na tayo sa mata para makakitang muli at ang ating pagiging bulag ay paghilumin ng Diyos.